Okay, sino sa sunod? Oh, yes, yes. Fernando Cua. Fernando Cua. Hello? Hello, Tony. Good afternoon po dyan. Tanda niyo pa ako? Oh, yes. Kilala kita. Saan ka ngayon, Fernando? Sa Riyadh pa din po. Ah, Riyadh, you're right. Oh, anong tanong mo? Riyadh, Saudi Arabia. Riyadh, Saudi Arabia. Dating... Naging client niyo na ako before. Okay. Oh, yes. So, anong problema? Kasi about sa sister ko. Kasi, nag-acquire siya ng condo unit. Saan? Ngayon, ang problem sa Manila. Okay, tapos anong developer? Sa parting Magallanes. Nakalimutan ko yung name ng developer po eh. Magallanes. Pero dito Makati? Siya sa may Makati? Opo, sa station mismo ng Magallanes MRT. Okay, Empire East 'yan, Empire East. 'Yun nga po, ayata. Okay. Ngayon tapos? Po, natapos niya na po yung equity, so ipapasok na siya ng bank financing. Ang problema, hindi po siya ma-approve dahil sa kakulangan ng mga requirements. Kasi alam niyo naman po yung mga agent ng mga condo, ang gusto lang po, di ba, yung 500 monthly, ay 5,000 monthly. Oh. Pero hindi nila dinidiscuss yung pag ipapasok na ng financing. Okay, tama. Na kung nakailangan niya ng mga ganun, ng mga, kung may business ka. Oh. Kasi ayun nga po yung explain ko sa kanya kasi may condo unit din ako na dapat hindi ka agad pumatuloy sa ganun. Ngayon po, since nakailang bank na po siya, hindi ma-approve. So, no choice na po na, kumbaga, mapo-forfeit na po yung dinon niya. Ang tanong niya, in-house financing muna eh. Pwede naman in-house financing. Hindi rin po siya ma-approve eh. Kahit kasi, in-house financing, hindi rin pwede. Opo, kasi ano nga po, dahil kulang siya ng mga requirements. Kasi parang ano lang siya eh, maliit na business lang yung hawak niya. Kumbaga, hindi pasok sa mga requirements. Okay. Ang concern niya po eh, kung pwede daw niya po bang makuha yung mga dinaw niyang equity kasi around na sa, let's say, around 700,000. Ilang taon na sinagbayad? Siguro po mga 3 or 4. Ah, pwede, pwede. So under the, pwede siya makatanggap or ma-refund but hindi buo matanggap niya. Possible at most 50%, 60%. So unang gagawin is pupunta kayo sa developer para magkasundo kayo doon kung magkano ang ma-refund. Assuming na okay, ang developer matigas ang ulo kasi yung ginagawa ng mga developer ngayon, may mga iba dyan, pahirapan yung mga kliyente. So para walang refund makukuha. So assuming na matigas ang ulo ang developer or dami pang palusot, go to HLURB, Legal Department, and doon ka mag-file ng kaso. HLURB. Housing Land Use Regulatory Board. Malapit lang yan, katabi lang yata yan sa City Hall ng Quezon City Legal Department. Pupunta kayo doon and sabihin, may form kayo ibibigay, fill upan mo lahat yon para makuha mo yung benefits under Maseda Law o yung mga benefits na makukuha mo for the refund ng nabayad mo. So I think makuha mo at least 50% or 60%. Opo, yun nga po yung hangad niya eh, kaysa masiro talaga. Yes. Kasi tinry na po rin nila na ipaas yung balance kaso wala rin namang interested. Oh, wala. So, yun lang muna ang gagawin. So, kung ayaw, kausapin mo ng HL, ang developer, baka i-soli yung 100%. We do not know. Baka i-soli yun. Assuming na matigas ang ulo, at you have no other option, kung hindi talaga magbibigay ang developer, may mga developer na hindi magbibigay, so you have no other option but to go to the HLURB. Okay? Okay. Sige, thank po, you. Thank salamat you. Po, salamat po. Okay. Salamat see you soon. See you soon, ha? See you soon po. Okay. Si Fernando Cua, naging kliyente ko yan. I think secret na yun. Basta isang kaso yun. Nanalo yung kaso namin. Okay, next. So, ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. For free legal advice, please call me Landline within Metro Manila, 7-209-6203. I repeat po, 7-209-6203. And mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber or WhatsApp sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. And pwede rin kayong tumawag, mag-text, or through Viber sa 0932-88-5623. And please follow me sa Facebook page po natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you po for following me
and please support all my videos and vlogs. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.